Hello guys, what's up, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon ulit, ayan, sa Madis Bike, para sa isa na namang video guys. So mag-assemble na naman sila ng Dream Bike, ano, pinapangarap na bike ng mga karamihan sa mga nagbabike, syempre, ano, isa na ako ro, di ba? Magpapil-pil sila ngayon guys na Mountain Peak, isang Mountain Peak na halimaw, okay, Mountain Peak na monster, ayan, isang halimaw na nakatira sa tapo ng bundok, biglang gano'n, ano, kaya wala na tayo intro guys, direto na agad tayo dito. Oh,
What we do here is go back, 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 back.
So guys, ito yung bagong buo na halimaw na nakatira sa tuktok ng bundok. De joke lang. Mountain Peak Monster 29. Ayan guys. So na nagkakalaga nga pala to guys ng 26,500 pesos. Ayan. So babike checkin natin to. Titingnan natin kung ano ba yung mga parts na ginamit dito sa ating dream bike. Ayan. So simulan natin ang bike check sa kanyang frame. So makikita natin guys, matte black ang ating kulay ng ating frame. Syempre Mountain Peak yan na ayan, Monster. Ayan. So dito ako guys, medyo nadaya kanina sa kanyang head tube. So akala ko kanina guys, tapered. Ayan. So kung titingnan nyo, medyo malaki lang siya na konti. Kaya lang pala siya nagmukhang malaki dito. Makapal yung pinaka part niya rito. Nasilip ko siyang kanina sa ilalim. Pero non-tapered to guys, straight tube. Ayan. May logo yan ng Mountain Peak. So, water decals yan guys. So, pag kinapa mo yan, naka-embose yan. So, pag kinapa mo, para talaga siyang sticker pero pintura yan. At, syempre, smooth welding tayo guys. Ayan o, sarap yung masin no? O, diba? Ang kinis. O, sana all makinis. Yung mukha natin, hindi eh. No? Biglang ganun eh. No? At, internal cabling. So, kung mapapansin nyo, walang nakalagay dito. Tapos, sa kabila may nakalagay. Ito yung RD natin. Ayan. Tapos dito wala. Yung preno sa likod guys, naka-external. Dito dumaan. Ayan. So kung may pinasok ka rito, so kung may pinasok ka, may ilalabas yan. So dito lumabas yun. Ayan. Kita nyo naman, no? May lumabas, diba? So ito yung preno sa likod. Ayan. Yung down tube natin guys, Mountain Peak. So yung shape niya pa-square. Ayan. Pa-square din yan. Ayan, no? Kapal. Ah, medyo makapal. Yung Mountain Peak niya, tingnan natin sa ilalim, meron din siyang Mountain Peak sa may bandang ilalim guys. Medyo hindi lang kita sa video, against the light kasi tayo, andun yung liwanag eh. Biglang ganun eh, parang kukunin na tayo ng liwanag eh. No? At dito, meron lalagyan na ng inuminan. So dyan natin lalagay yung ating malamig na beer. Ayan. Siyempre sa kabila, wala tayong pulutan. Biglang ganun no? Ayan, wala lalagyan na ng pulutan, beer lang. Pwede na yun, basta malamig. Ang size ng ating frame guys ay medium. Ayan, syempre gawa yan ng Mountain Peak. At aluminum alloy, 6061 tubing system integrated. Ayan o, di ba? Ang ganda. At dito sa may dandan top tube, may makikita tayo dyan dito na, ayan, ayaw mag-focus ng camera natin, may dumaang chicks na naman. Itong cellphone natin, puro chicks eh, no? Biglang ganun. Hydroforming triple batted tube. Tatlong puwet ang pwedeng umupo dito. Ayun, biglang ganun, no? Hydroforming triple batted tube. So sabi nila, mas dumadami daw yung batted, mas tumitibay yung frame. Yung hydroforming, guys, hindi ko alam yan. Paki-comment na lang kung ano ang ibig sabihin ng hydroforming na yan. Hindi ko, ano yan, tubig, sa tubig ginawa. Hindi ko alam. At dito, syempre, smooth welding pa rin. Ayun, ang kinis, oh. Oh, sana all talaga makinis. Ayan. At dito sa ibabaw, nakalagay, designed and engineered by Mountain Peak. Ayan, dinisenyo at ginawa sa tuktok ng bundok itong ating halimaw na mountain bike. Ayan. Yung ating warning guys, sticker lang to. Ayan, maghihiwalay at maghihiwalay yan. Nakadikit lang yan eh, syempre. Ayan o. Oh. At dito sa ating, nakalimutan ko na. Ayan. Seat stay. Ayan. Yung seat stay natin, triangular ang shape niya guys. Hanggang dito, triangular. Ayan, triangular yan. Tapos, ride without limitation. Ayan, mahirap yan. Magbabiyahe ka ng walang limitasyon. Ang lakas mo nun. Biglang ganun eh, no? At dito sa ating chainstay, oh, lakas nung ingay nung cogs natin. Ay, nung hubs natin. Guys, tunog mo yung yayamanin. Mamaya pupunta tayo dyan. Dito tayo sa chainstay, ang lapad, guys. Lapad nito, oh. Siguro mga 2.5 inch to. Tapos, pakitid na rito. Ayan, medyo man naging 1.5 na dito. At may nakalagay dyan na monster. At dito dumaan yung kable. Ayan, oh, para ka lang nagigitara. Oh. Kalabit-kalabitin mo na yan. Diba? Huwag ka lang mga ngalabit ng iba. Biglang ganun. You know? At syempre, mayroon ditong sticker. Pamprotect yan dun sa chain slap. Ayan guys, oh. Ayan. Para hindi magasgasan nyo yung frame nyo. Okay? Naka-quick release nga pala ang frame natin. Ayan, size 29. Ayan, dito tayo sige sa air fork. Munti ka nang masabing air fork. Ayan, air fork natin ay Mountain Peak XS1, parang ganun. 29er, parang small yata yung biglang ganun eh. XS, small. Hindi, extra small. Ano lang yung model guys? XS1. Alam ko may XX2 eh. Ayan. 120mm na stanchion, gold. Gold, parang ano to ah.
gold-plated, oh, biglang ganun, yayamanin. At meron tayong manual lockout. Kaya naka-adjust yung ano niya, yung tigas. At ito yung ating air bulb cover. Uy, maluwag na naman, guys. So, sikipan natin. Mahirap makahanap pag nawala niyan. So, dyan natin bobombahan ang ating air fork. Depende sa inyong bigat. Ayan. So, meron recommended PSI. Depende sa inyong bigat. Andito sa may bandang likod na yan. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita nyo, guys. So, depende yan sa bigat ninyo. Ano na lang, tingin na lang kayo rito. Ayan. Siyempre, ang crown natin ay alloy. Ayan, na medyo, ayan, glossy black. Tapos, ang arc natin, alloy din, alloy lodi. Ang ating lower ay magnesium alloy or alloy. Ayan, alloy lodi. At meron doon rubber para indication or indicator ng iyong pagkaka-bounce, bounce, bounce, bounce. At ito, syempre, lahat naman ng fork na alloy na nakikita ko, meron ditong cable holder. Ayan, di pa nakakabit-kabit mamaya yan. Biglang ganun, ano? At syempre, ang ating hubs ay oil slick. Ay, lodi. Uy, sealed bearing, lodi. Uy, alloy, lodi. At quick release. At gawa yan ng Aeroic AM 9.2. Parang mang inasal lang, ano? Gutom tayo bigla, ah. Oil slick, guys, to. Sabi sa akin, parang nilaser yata to. Itong mga black, ano to. Ayan, oh. At bilangin natin ng TASBU. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang ating alloy na oil slick na sealed bearing na Aeroic AM 9.2 na hubs. Ang ganda nito, guys, promise. Tapos stainless na spokes. Yan, stainless yung ating spokes. Ang ating rims ay double wall alloy na merong tatak na Aeroic AR-2. Biglang ganun na. Oy, meron siyang ano? Ano tawag dito? Eyelet. Tama ba ako, guys? Eyelet, meron siya rito. Ayan, ang ganda nito. At syempre, gum wall. Ayan, gum wall na Innova Pro. Gulong to ng kotse na Innova, tibay nito. Ayan, Innova Pro na nagko-crossfit. Ba, malakas tong gulong na to, nagko-crossfit. Na ang size ay 29 by 2.25. 35 to 65 PSI, ang tigas nito. Mas matigas pa to sa ulo ko. Biglang ganun, eh, no? At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Aeroic AM 9.2, oil slick, sealed bearing na hubs, 32 holes. Stainless spokes. Ayan. At Aeroic AR2 na double wall alloy na rim. Ayan, no? Double wall na siya. Meron kayang triple wall. Biglang ganun, ano? At syempre, Innova Pro na crossfit. 29 by 2.25. Pwede na to sa ano, guys? Sa trail. Ayan, no? At syempre, dito tayo. Pakinggan natin. Uy! Nadidinig nyo ba to, guys? Tunog mayaman, no? Oh. Tunog mayaman, pati yung motor na dumaan, tunog mayaman. Ayan, oh, di ba, oh? Oh, natitinig nyo ba, guys? Oh, di ba? Ang cogs natin, sagmit. Ayan, oh, sagmit tayo, guys. Mahusay na tayo manilip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sa panga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Ayan, na 11 to 50. Laban to sa bundok. O, oh, diba? 11 to 50, laban na laban na to. At syempre, ito pang malakasan. Ang RD natin ay Diore. Wow! Sana all naka-Diore. Yung Diore niya, guys, wala siyang ano, yung clutch ba tawag dun? Yung ginaganon dito, para mag-ano daw yung chain slap. Ayan. Ang tension pulley natin, oversize. Hindi ko malaman kung plastic or alloy. Pero oversized to. Palagay ko plastic to, guys. Ayan. Ang guide pulley natin, ito plastic talaga. Oversized to, guys. Yang guide pulley, oversized. Ang ganda nito. At ang kadena natin ay YBN. O, ayan. Kita nyo, guys. YBN 10 speed. Ayan. Silver. Ayan. At syempre, ang ating crank set ay Aeroic XSC-3. Hollow tech. Alloy yung crank arm niya, guys, 170mm, at may lagusan doon, papunta sa mundo. Yan, ikaw ang mundo ko. Biglang ganun, ano, yun, oh, may butas, oh. Yan, at ang pedal natin, Mountain Peak. Yan, ganda, silvering to, guys. Oh, sarap neto, oh. At ang ating chainring ay Aeroic na narrow wide, CNC.
34 teeth. Aloy to guys, aloy. Ayan. At seat clamp natin ay gawa pa rin ng Aerowick. Made of alloy, Lodi. Aloy pa rin yan. Ang seat post natin ay Mountain Peak Trident na GX 31.6, yung taba. Then 350 yung haba. At meron siyang dalawang bolt dito. Ayan, ang ganda oh. At syempre ang upuan natin gawa ng Bello. Yung upuan to ni Vicky Bello. Biglang ganun guys, ano? At syempre hindi mawawala ang palagi nating hinahanap sa upuan, yung butas. So dyan dadaan ang ihi mo, pati yung utot mo. Ayan, hindi mo na itataas ang puwit mo. At hindi ka na maiiwanan ng mga kasama mo sa pagbabike pag ikaw ay nagpaalam pa na umihi. Ayan, may kanal dito. Ayan, dyan tutulo yung ihi mo. Ayan, oh. Tapos, mahaba guys. Mahaba itong pinakaulo niya. At makapalampong. Ayan, makapal. Promise guys, ikaw kapal. Ayan, hanggang dito makapal. At makitid to. Ayan. So, lalapat ang puwit mo rito. Ganda nito guys. At ang handlebar natin, 800mm. Nagawa pa rin niya ng Mountain Peak. Trident. GX pa rin. Ayan. So, Mountain Peak. Alloy to ado. Alloy, Lodi. Alloy. 800mm. Ang stem natin, alloy, Lodi. Ayan. Trident pa rin yan. Gawa ng Mountain Peak. Ayan. Tingnan natin kung may nakasulat. 60mm. Ayun, no? May nakasulat nga. 60mm. At ang ating headset na ginamit ay Mountain Peak pa rin na sealed bearing. Nakita ko yan, guys. Sealed bearing na tayo. At meron tayong spacer dito na 10mm, alloy rin yan. Ito ang ganda guys, oh. Alloy yung ano niya, oh. Headset cap. Matawag dun? Parang daming star, oh. Daming star. Siyempre, ang hydraulic brakes niya, hydraulics na, brakes pa, ay Camros. Ayan guys, oh. Camros. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda. At ang shifter niya, siyempre, ay Diore. Shimano Diore. Ayun. Kita niyo ba guys? Shimano Diore na 10-speed. At ang ating grip ay rubber. Ayan. At end cap. Ayun. Patnubay ng magulang ay kailangan. Ayan. Ito yung end cap natin. Siyempre sa kabila, wala kang makikita kasi naka 1x lang tayo. Ayan. At cameras din to. Ayan o. Ayan. At dito tayo ngayon sa caliper at rotor. Ang caliper natin guys ay Camros. Naka post mount. Pangkaraniwan naka-post mount pag naka-alloy ang ating lower. At 160mm na rotor na wala akong makita ang ano to, tatak. Ayan, oh. Ayan. At sa kabila, syempre, ganun pa rin. Camros. Ayan. Camros na caliper post mount. Ayan. Naka-post mount. At 160mm na rotor. Ayan. So, palagay ko guys, wala na ako nakakalimutan. So, yapan uli natin. Ganda nito guys, oh. Oh. Ayan, isang halimaw na ginawa sa tuktok ng bundok. So, yan guys, ang ating bike assemble ng isang dream bike. Siyempre, dito yan sa Madis Bike Shop. So, Mountain Peak Monster na naka-Diore 10-speed. At Camros na hydraulic brake. Siyempre, naka-air fork yan na Mountain Peak. Nagkakalaga nga pala ulit ito guys ng 26,500 pesos. May kasamang helmet. Ayan. So, Jester, tama ba ako? May kasamang helmet. Ayun. May kasamang helmet. Ayan. Shoutout nga pala sa Family Labio. Ayan. So, sila yung nag-purchase ng tatlo, guys. Tatlo. Kita nyo man. So, tatlong monster. Ayan. Nabubula na tayo. Mountain Peak Monster. Ayan. Ito yung isa. Lahat yan, guys, ay naka-Diore. Tapos ito yung pangalawa. At ayun yung pangatlo. Ayan, mapapasana all na lang tayo rito. No? Family goal, sabi nga nila, di ba? So, magra-ride sila ng buong pamilya nila. Ayan. So guys, kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutan pindutin ang like. At mag-comment na rin kayo kung masasabi ninyo sa ating video na ito na Mountain Peak Monster. Pero ako magsasabi sa inyo guys, mapapasana all ka na lang pag nakita mo tong mountain bike na to. So, hanggang dito na lang guys. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check videos. Bye-bye! Ah, by the way guys, bago ako magpaalam, nagtatanggap nga pala sila dito ng home credit para sa mga gusto mag-installment ng bike at credit card. Ayan. Bye-bye!